mag-register sa SSS Online. Pwede nyo itong i-access sa computer ninyo or sa cellphone ninyo. And kung first time mo sa channel na to, meron kami iba't ibang mga tutorial videos na katulad nito. Please click follow or subscribe for more helpful videos. In this video, pag-uusapan natin or ipapakita natin yung process sa pag-register sa SSS Online. Kung meron ka na ng SSS number, pwede mo nang ma-access yung account mo online lang or gamit mo yung cellphone mo or computer mo. Doon, pwede ka magbayad online, pwede mong ma-check yung contribution mo, kung ilang hulog pa ba yung kailangan mo para sa pension mo. So maraming benefits kapag na-access mo online yung SSS mo. Pati yung pag-file ng loan, pwede rin yan gawin online. So para gawin yan, punta muna tayo sa website ng SSS. That's www.sss.gov.ph. Kung ang gamit nyo naman is cellphone nyo, pumunta lang din kayo sa browser. Like ito, tinap ko yung Google Chrome. And then, tinap ko lang dito sa taas yung sss.gov.ph. Ito agad yung makikita nating website. So kung mapansin nyo, parehong-pareho yung view. Mas malaki lang talaga yung sa computer. Pag kinlik or tinap ko tong member, i-ask tayo ng user ID and password. Yung mga nakapag-create na ng SSS Online account, pwede nang mag-login from here. Pero kung wala pa, gagawa pa lang, i-click natin tong register. So meron ditong reminders na nag-pop up agad. Kung mapapansin nyo, kahit ang gamit nyo is cellphone or computer, parehong-pareho lang yung magiging itsura, parehong-pareho lang yung magiging process. So in this video, ang gagawin natin is mag-sign up na tayo or gagawa na tayo ng SSS Online account. And gagamitin ko muna yung computer ko, pero sa inyo kung gamit nyo is cellphone, pwedeng-pwede pa rin naman yan. Expect na magiging pareho yung process and yung flow or yung requirements na ihingin for this account creation. Ito yung mga reminders. Bago kasi tayo makapag-proceed sa pag-create ng account sa SSS Online, kailangan makapag-provide tayo ng kahit isa dito. Pwede yung sa savings account number, yung sa UBP Quick Card, or yung UMID ATM savings account. Pwede rin naman yung cellphone number na niregister natin sa SSS, yung sa UMID card. Kung hindi yung PIN code, yung mother's maiden name, pwede rin yung employer ID, yung mga payment reference number or PRN, yung mga loan, yung mga transaction number na nagpakita dun sa UMID, sa personal record, and yung mga number of monthly pension received from SSS. So kahit alin dito, pwedeng-pwede yan. Which is pag-usapan pa natin to further later on kasi aside dito, kailangan din natin i-provide yung mga information. So tingnan natin kung ano yung magiging proseso and ano yung magiging step-by-step na gagawin dapat. So click ko tong I certify that I have read and understood and then click ko tong proceed. From here, ito yung mga hihingi na information sa atin. So blanko lang lahat na to, fill upan ko lang muna. And here, na-fill upan ko na siya. Bali, meron ng SSS number, meron na rin dito ang email address, yung details ko, like yung user ID na gusto kong gamitin in case na meron na akong account sa SSS, dito gagamitin yung user ID. And also, hihinga na rin ang password in which gagawin natin later on. For now, hindi mo na siya kasama dito, yung user ID lang muna. And then, kailangan din i-provide yung the rest information, yung complete name, yung birth details, and also yung address or kung saan ka nakatira. Dito sa pinakababa, meron ng registration preference. So kung ang pipiliin niyo yung sa savings account, kailangan niyo mag-enter dito nung account number, nung Citibank, yung Union Bank, Quick Card, or yung UMID ATM savings account number, which is ito yon. Kapag naman ang pinili natin is yung sa mobile number registered in SSS, kailangan lang i-enter dito yung cellphone number. Reminder lang na ito dapat yung active na number na naka-register or binigay natin sa SSS. Option 3, kung wala naman nung mga details na to, yung savings account number or yung cellphone number, pwede rin namang ibigay yung sa UMID details, yung UMID card, either yung PIN code, katulad dito, or yung mother's maiden name, o yung pangalan nung mother natin ng dalaga pa siya. Pwede rin naman yung employer ID or household employer ID number, kung alam natin yon, pwede rin ilagay dito. So yun yung iba't ibang mga option. Yung fifth option, is yung kung nagkaroon na ba tayo ng payment before, yung payment reference number or PRN, or yung SBR number, payment receipt transaction number, pwede rin natin piliin yan. And then, ilalagay lang dito yung number for that. Yung isa pa na option is kung nag-loan tayo sa kanila, ilalagay lang dito yung date of loan, reminder na dapat existing loan balance to. And may isa pang option, yung transaction number na nakikita sa personal record natin or dun sa UMID natin. Ito siya. And lastly, kung sakali nagpe-pension na tayo, ilan na ba yung monthly pension na na-receive, ilalagay din yan dito. So kahit alin sa mga option na to, ang gawin natin, okay lang basta meron tayo ng mga information na to.
So, nag-provide si SSS ng multiple ways or multiple options para sa atin. Sa akin, pipiliin ko na lang is yung sa UMID, yung sa maiden name. Kapag fill up nito, i-check lang to I'm not a robot. And then, i-check lang din tong I accept terms of service and then click submit. Kailangan i-confirm lahat ng information kung tama yung SSS number and the rest na information na meron dito. Kumpleto na lahat, tap ko to or click ko yung confirm. From here, isi-send na yung information or ipapadala na information online to SSS. So, click ko tong OK. Ito yung pinaka-reason kung bakit required yung email address. Kasi magkapadala sila ng email or ng message sa inbox natin dun sa Gmail account na nilagay natin. So, click ko lang tong OK. After a few minutes, dapat makareceive kayo ng email from SSS. Kung sakaling hindi nag-successful yung registration, may receive kayong reason dito. Kung sakaling kailangan ng assistance, pwedeng mag-email din sa SSS. While kung sakaling okay naman yung na-receive yung email or successful, ganito yung magiging itsura niya. Merong link dito na dapat nyo i-click para ma-activate yung SSS account. Reminder lang na dapat yung email is galing sa @sss.gov.ph para hindi tayo ma-scam or maloko man ng iba kung sakaling hindi pala sila yung sender or yung nagpadala ng email sa atin. At kapag na-verify nyo na legit nga yung email na galing siya sa sss.gov.ph, pwede nang i-click yung link. And then, kailangan nang i-activate yung account by setting yung password. Bago ma-set yung password, kailangan i-enter dito yung last 6 digit ng CRN or yung SSS number natin. Pagka-enter ng SSS number or ng CRN number yung last 6 digit, dito pwede nang mag-set ng password. And yung password, wala siya dapat special characters and hindi siya dapat kapareho nung sa user ID natin. Kapag na-set na yung password, pwede nang i-click yung submit. And from here, makikita nyo na yung account nyo na successful na or makakapag-login na kayo. Katulad nito, kapag in-enter ko na yung user ID and password, i-click ko lang yung sign in. Makikita agad natin tong members consent form. Pwede naman nating i-click tong next time na lang. And then, kung may mga notification or na-receive tayong email or messages from SSS nga, dito yan makikita. For now, i-close ko muna yan. So, ito yung mga features na pwede na nating i-access. Yung sa member details, pwede nating i-check yan. Pwede ko rin i-update yung contact information ko. Yung sa loan, pwede rin ako mag-apply dito. Also, yung pang mga pension o yung mga disbursement, pwede ko na yan gawin dito. Pati yung pag-generate ng PRN and pag-check na rin ng mga payments ko kung na-remit ba talaga or na-record dito accurately. So, sobrang ganda talaga kung sakaling meron kang account or online account sa SSS para makita mo na rin yung contribution mo and magamit mo na rin yung ibang mga features na imbis na pumunta ka pa sa branch, pwede mo siyang gawin online. Reminder lang din na minsan kapag magka-sign in tayo, possible naka-maintenance yung website ng SSS. Katulad nito, kapag kinlik natin yung members portal, itong member na button dito, makikita natin itong information na to. So instead na makapag-sign in tayo gamit yung user ID and password, may sasabihin dito na maintenance. Kapag ganito yung mangyayari, ibig sabihin, kailangan lang natin maghintay, mag-try ng mag-try hanggang sa makapag-login tayo or pag-check natin yung website, kapag may nakita tayo itong user ID and password na hiningi sa atin, pwede na tayong mag-sign in and see kung hindi man magkakaroon ng issue. Pero kadalasan, kapag ina-access ko naman yung SSS na account ko, hindi naman nagkakaroon ng issue. Yung mga maintenance na katulad nito is hindi naman madalas mangyari. Para sa iba't ibang mga transaction online sa SSS, pag-uusapan pa natin yan sa mga succeeding videos. So, i-check nyo na lang din yung channel or yung page namin for more videos. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And see you and follow for more videos. Bye-bye!